Ngayon, nagtataka lang ako dun sa mga usap-usapan, siguro batay na rin dun sa ginawang pagsisikap at hanggang ngayon pinagsisikapan pa rin ni Vice President Lenny Robredo na baka sakali magkaroon ng natawag na pagkakaisa para hindi masyadong maging magulong halalan, ano, maging malakas ang puwersa, sinisikap niya na makumbinsi ang ibang mga kampo. Pero ako po, wala nang nakikitang ano yan dahilan niya kung bago mag-eleksyon. Siguro pagka nakita na lang nila na malakas talaga si Vice President Lenny Robredo, doon sila na gagawa ng paraan, di ba? Pero alam niyo, si Vice President Lenny Robredo, hindi siya nawawala ng kwan, ng pag-asa. Ine-exhaust niya ang posibilidad, ha? Lahat ng possibility na pwede. Diyan, malalaman mo talaga na mas malamang kaysa hindi na silang talaga ay mga kandidato rin ng administrasyon. Tignan ninyo ang magiging mga line-up nila. Lalo na si Isko Moreno, di ba? Ang Vice President, DDS, di ba? Si Dr. Facebook, mga kaibigan. Yung iba, hindi naman oposisyon kasi yan. Iba ho ang oposisyon sa pumuposisyon. Di ba? Sa gusto ng posisyon. Magkaiba ho yun eh. Kasi po, ang oposisyon, mali rin ang pagkakaintindi ng iba dyan. Ang talagang kahulugan ng oposisyon, hindi naman yung lahat na lang ng gagawin ng isang nakaupo ay pupunahin mo, di ba? Kailangan mo ang boses ng oposisyon kapag mali ang ginagawa. Yun ang naging papel ni Vice President Lenny Robredo na siyang dahilan kung bakit nung una siyang maitalaga sa isang tanggapan ng gobyerno sa ilalim ng administrasyong ito bilang Vice President at binigyan siya ng ibang posisyon sa pag-aakala nila na ito ay package deal. Na pag nabigyan siya ng pwesto ay hindi na siya pupuna sa mali na ginagawa ng administrasyon. Pero mali sila ng pagkakaalam, ha? Sapagkat nung pinuna ni Vice President Lenny Robredo ang drug war, ha? Mga kaibigan, hindi naman yung drug war yung ginagawa nilang karahasan sa ilalim ng maskarang, nagmamaskarang drug war, yun ang pinuna. Yung mga extrajudicial killing, tinanggal na siya sa pwesto. At napakalaking kabastusan, ano po. Wala nang, natatandaan ko noon panahon ni Marcos yan Ilan lang ang nakapagsasalita, hindi pa diretsahan. Diba? Pero ito, yun ang kasaysayang alam natin Isa lang naman ang opposition ngayon Kung sino yung si Vice President Lenny Robredo at saka yung sina Senador Trillanes, kukunti lang sila na mga kaibigan na pumupuna sa mga maling gawain, mga katiwalian dito sa administrasyong ito, hindi ho ba? Si Trillanes very consistent siya. At least yun ang ano ni Senador Trillanes. May integrity, di ba? Hindi na babago yung kanyang stand, mga kaibigan, na isiwalat ang mga kabulukan. Ganun din si Vice President Lenny Robredo. Iba nga lang ang style, di ba? Pero wala akong nakikitang dahilan para makipagkasundo. Ang katunayan, yung mga karamihan dyan ay mga Manchurian candidate. Anong ibig sabihin?
na sila ay lumilitaw ang katotohanan, di ba? Yung policy, halimbawa, pag siya raw ang naging presidente, ipagpapatuloy yung build. Mga kaibigan, ano ba natapos ng build? Wala eh. Bakit ipagpapatuloy? Financer eh, pera eh. Ha? Oh, mga kaibigan, di ba? Yung pera, ha? Yung kikitain. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! That time, pag may starics ka, sikat ka. Sikat chupoy. Eh tayo, palakad-lakad lang eh. Sabi nga nung kasama nating reporter noon, pag nakasakay kami sa jeep, pare, ano ba to? Bakit tayo? Eh nakita niya eh. Sabi niya, hindi naman tayo tamad, ano? Sabi, tinan mo, gabi na tayo natatapos sa trabaho natin. Parehas naman tayo lumaban. Pero ba't ganito tayo? Yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Unfair, di ba? Hindi bale kung hindi natin makikita, ninanakaw ng inchik ang pera natin. Di ba? Patapos sila, ganyan, isang iglap, walang kahirap-hirap, bilyonaryo. Isipin mo, mula pagkabata ko eh. Ha? Ang iniisip ko lang eh, mata mo ang pangarap na wala akong tinutuntungan eh. Hindi ako nakakabigat sa magulang ko. Di ba? Oh, nagtinda ako ng dyaryo. Nagtinda ako ng juicy fruit sa bus. Umaakyat pa ako. Magkano lang ang kita niyan? Para may pambaon tayo sa eskwela. Elementarya. Nagtitinda tayo sa palengke. Yung supot ng ano, ng semento. Oh. Kasi yung sa palengke, di ba, matibay yun eh. Oh. Mabili naman yun. Oh. Pagkahapon, yun ang tinda ko. Sa umaga, babangon ako ng madaling araw para maglako ng dyaryo. Oh. Maangkas ako sa bus. And liit ko pa nun, kahit na maaksidente ka. Di ba? Lahat ng pagsisikap para maging mabuhay ka ng patas, ginawa natin eh. Yung nga, kinukwento ko sa inyo nung mga more than 10 years ago, nung tayo'y nagsisimula sa dyaryo, patagal tayo nawala eh, sa radyo eh. Nung makabalik ako, sa dyaryo muna eh. Masakay kami ng jeep. Talagang pinagbubuti natin ang trabaho natin bilang kolumnista. O, kasama ko yung reporter na yun. Magaling din sumulat yun. Kaya lang, may pagkakatok din yun eh. Pero masipag siya. Sabi niya, di ba lahat naman ang ginagawa natin? Gusto kong maiyak eh. Nung sinasabi niya sa akin yun eh. Dinadaan ko lang siya sa tawa, sa biro, ha? Para hindi niya dibdibin, di ba? Yung hinanakit. Tapos mababalitaan mo sila. Oh, yan ba? Paano nyo nakuha yan? Kaya nila gustong mapuesto para mapasakan nila lahat. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng pera ng taong bayan. Hindi naman nila gagawin yung mga sinasabi nila eh. Mag-ingat kayo kapag ka ang sinasabi ng kandidato galing sa mahirap. Panluloko yan. Kasi yan ay walang kinalaman para ka maging mabuting public official o maging mabuti kang tao. Walang kinalaman yan dun eh, sa pagkatao mo. Kung ikaw ay mahirap o mayaman. Ano ibig mo sabihin? Yung mayaman, masama o gali? Ibig mo bang sabihin eh, kapag ka mayaman, hindi na siya marunong tumingin sa kwan? Sa kalagayan ng mahirap. Hindi totoo yun. Meron ding mga matitino. Di ba? Na alam nila. Alam nyo, itong susunod na linggo, medyo
hingi tayo ng paumanhin, eh mga ilang araw din tayong ano, mag-iisang oras lang muna dahil kailangan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. O kaya ako hingi muna ng paumanhin, ano, mag-iisang oras lang tayo pati sa ating FB Live. Meron pa nga nagtatanong sa atin eh. Ano raw ang kanyang isasagot kapag ka sinabing si Ninoy daw ay hindi bayani? Ha? Eh ba eh? Eh tanong mo sa kanya, bakit hindi bayani si Ninoy? Di ba? Balik mo sa kanya yung tanong. Yung bang pagpapakasakit ni Ninoy Aquino eh, pinagkakait mo pa maging bayani yung tao? Ha? Sipin mo, buhay ang itinaya niyan, ha? Ang haba ng paghihirap na dinanas niya sa loob ng bilangguan. Tapos eh, mamaliitin mo 'yun. Yung nagtatanong sa iyo o nagsasabi sa iyo hindi bayani si Ninoy, eh sino bayani siya? Mga eh ganyan naman eh. Ultimong sa mga bayani natin tunay, marami silang tinatawag dyan na hindi bayani. Tinatarantado pa nga, di ba? O kaya sabi ko sa inyo, isa lang ang hinangaan ko kay Isko. Ipinalinis mo yung monumento ni Bonifacio. Di ba? Bakit? Kasi hindi sila dapat pagukulan ng kabastusan. Ha? Dapat sa kanila pagukulan ng paggalang, mga kaibigan. Oh, kaya umaangat ako sa kanya sa ganun, 'di ba? Doon sa ginawa niyang 'yun. Eh pero sa iba wala pa tayo. Doon lang sa Akwan eh, Dolomite Beach eh. Kakulay nung kotse na Dolomite Beach. Ayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Attorney Chupacio. Ang kaibigan, nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na